Magandang araw mga bay. Meron tayong pagtripan ngayon bago. Electric pan. Mainit kasi. So ito ngayon ayaw gumana. Ngayon check natin ang kanyang continuity sa kanyang motor. Kung okay ba. Kita nyo ba? Yun, pumitik ba? So ngayon sa ating AC plug. Number one, meron continuity. Tapos malambot. Nakakapagtaka bakit ayaw umikot. Check natin ang kanyang mechanical kung may halong ba ang bushing. Intact. Pero bakit ayaw umikot? Pag-isaksak sa kuryente. Saksak ko. May kunting ugong. Mahinang puwersa. Ano kayo sira nito? Yan ang ating puzzle of the day. Ayusin natin. So bago ko buksan ang motor nito, i-check ko muna ang kapasitor niya kung okay ba itong kapasitor. Yan. Check muna natin yan kung matino pa ba siya. Ayan. Check muna natin to. Pwede dito, pero hindi reliable pag ito ang gagamitin mo. Pwede rin dito sa capacitance meter, maaari din, pero hindi rin siya reliable kung nagpe-perform ba siya ng tama. Pag ginagamit ko dito, ESR. ESR meter. Check natin sa ESR meter, ha? Para makita ninyo ang pagkakaiba sa bagong kapasitor o matinong kapasitor at sirang kapasitor. Okay, na-set up na natin at gagawa tayo ng comparison sa bagong kapasitor at saka sa lumang kapasitor. ESR. Itong ESR, ano lang naman to eh, bibigay siya ng signal sa kapasitor na certain frequency para ma-observe niya ang charging and discharging ng kapasitor. Kasi kailangan kasi yung capacitance niya dito dahil magre-resonate yan sila, nakaparallel kasi to doon sa ating coil ng motor, magre-resonate sila. Kapag hindi na sila in sync, magiging problema noon ay pwersado ang motor, mabagal umikot, wala namang pwersa, mabilis mag-init yung motor, na siyang sanhi ng pagkasira ng ating mechanical systems dahil ang mga bakal noon kapag nainitan, nag-expand, sisikip ang bushing at shafting hanggang sa mapudpod. Bakit siya mapudpod? Lalambot kasi ang bakal kapag uminit eh. So matindi ang friction kasi nag-evaporate na ang mga lubricants. So ngayon, check natin ang ating kapasitor. Itong sa electric pad. Observahan nyo ang palo. So may palo siya. Ito estimate lang to dahil ano lang naman to eh. Homemade lang to na ESR. Yan. Tapos yung bago, mas malakas ang palo niya. Compare sa luma. Kaya pa niya paikutin yung electric pan. Pero change value na kasi ang capacitance nito. So, pwede pa rin gamitin, pero hindi magtatagal ang ating motor dahil mag-iinit ng gusto. Ngayon, may isa pang problema. Ito, slight lang ang problem binigay niya sa motor. Ang problema talaga, nandun sa motor. Kaya tingnan natin. So ngayon, i-check natin ang motor kung mayroong bang kuryente pumapasok sa kapasitor. Excuse me po. So ngayon, ito yung terminal ng ating kapasitor. Galing sa motor, lumabas, di ba? Yung isang linya niyan, diretso yan dito sa ating outlet. Konektado yan. Konektado yung isang linya niyan dito. Hindi natin alam kung itong gray, pinaka-common, and then, yung sa dulo ng kabilang winding, dapat may tumagos na kuryente dyan. Kaya check natin ang kanyang resistance, kung mayroon ba tayong mababasa. Kasi pag wala, malamang may putol yung wire. Uy, wala.
Wala pa eh. Switch natin. Wala talaga. Pero dito meron. So nasa loob ang sira. So no choice tayo pag ganito. So kailangan nating baklasin para ma-expose natin kung anong mga problema niya sa loob. Pabaklasin, makita ang motor, posisyon ng mga wiring sa loob. O baka mamaya nagkapatid-patid na yung mga wires natin dyan. Sana isa lang ang naputol. So ito na ang kalagayan ng motor natin ngayon. So, sobrang init niya, bumitaw na lahat ng mga tali niya. Yung cable tie lumutong dahil sa init ng motor. Bumitaw. Ito, putol na, bumitaw siya. Hindi na niya nakayanan yung problema niya sa buhay, kaya bumitaw. Sobrang init kasi. So ngayon, ito masisilang bahagi. Dahil baka may putol dito, hanapin natin. Malimit sa ibang mga ano, mga kwento-kwento na mga nangangalikot. Fuse lang yan, simple lang fuse niyan. Palit-palit fuse. Iyang fuse nito nakatago sa loob. Kaya kailangan mong himay-himayin. Pag nagka-disgrasya, putol agad. Pero ang malimit ginagawa naman ngayon, ginajumper nila. Bypass. Pero ako ayaw ko mag-bypass. So ito, nakabuyang-yang na yung motor. So, bawat speed level ng ating ano, electric pan, yung ating 1, 2, 3, bawat linya dyan, tigda dalawang wire yan. Tulad nito. Yan. Dalawang wire. Okay. Ito. Dalawang wire. Okay. Tapos, yung sa kapasitor, isang linya. Tapos, yung sa ating kurente na signal, meron, intact siya. Then, ito, isang speed din to. Mukhang isa na lang ang natira dito, dalawa dito eh. Tapos, isa na lang dyan. Yan ang naputol, yan ang hanapin natin. Mukhang ito yata yon ang kaputol. So, kulin na natin. Dugtong na lang natin yan. Pasinsya na kayo at magalaw ang aking kamera. Hinawakan ko lang kasi. Itong mahirap sa isang technician na single. Nagkakaproblema sa pulso. So, para hindi na ako mahirapan, kasi gusto ko siyang baguhin ang mga connections dito. Kasi malutong na kasi ang mga wire na yan. Putulin na natin yan. Ang pamutol ko na wala, asan na yun? So, pagputol-putulin na natin yan. Ito, putol ka. Putol ka. Yan, putol ka. Malutong na kasi. Kaya kailangan ng fresh wire, yung malambot dito banda siguro, malambot pa to. Putol, baka may madamay. Ayan, putol lahat. So, yan ang ating diskartehan ngayon. Makakaya pa natin ma-repair para hindi na magastusan si customer. Kasi malimit pag may putol, pag hindi mo na mahina, mahanap ang kaputol niyan, palit motor, rewind. So, tuloy natin. Ang gagawin natin dyan mga bay, ay ihihitga natin itong mga hose dito. Yung mga insulating hose niya na nag-cover sa pinaghinangan dyan. At ma-expose natin. At marami din tayong ma-discover minsan dyan na mga lost connection na yung pagkahinang. Yung iba naman, nagre-rewind ng motor, hindi naghihinang, pinulupot lang dyan. Siyempre, katagalan dyan, magkukurod yan. Hindi na maganda ang contact na siyang sanhi ng pag-iinit ng kuryente dyan. At magkaroon ng amag.
At wala na. Sira talaga ang contact mo doon. At ngayon, na-reconnect ko na yung putol na linya. And then, ikakabit ko na siya sa ating mga wires na konektado doon sa ating mga switches. So, yan. Isa-isa ko yan. Ihinang. Yung mga pagputol ko ng wire doon, nag-iwan ako ng kapirasong wire para makikita natin yung color coding niya. Kung pula, edi ikabit sa pula, sa puti, sa dilaw. So, para hindi tayo maligaw. So, ganyan lang yung technique na ginagawa ko dyan. Ito ngayon, ikukonek ko na ngayon yung kanyang pinaka-linya kung saan doon ilalagay yung kapasitor. Fuse pala. Tawag namin dyan is thermal fuse. Pero sa akin, hindi ko masabi na jumper ba to. Basta ano to. Kumbaga, zoom natin. Medyo malabo na. Ayan. Hininang ko lang siya dyan. Hindi ko pinulupot yung wire. Tapos puputulan mo siya ng konti. Nandito makikita yung pinagbabawal na technique. Ninipisan ko. Tingga lang ko makapit niyan. In case na sobrang init ng ating motor, matutunaw na lang yung tingga, bibitaw siya sa sirketo para maproteksyonan ang ating motor na hindi masunog pagdating sa overheating. Kaya tinatawag na thermal yan. Kasi sensitive siya sa temperature. Dahil ang laman ng thermal fuse, kapirasong tingga lang laman nun. Ang purpose nun, para pag sobrang init na, matutunaw. So, yun ang tip of the day. Ngayon, assemble na natin itong ating mga wirings. O, takpan na natin itong mga insulating hose. Assemble natin. Cable tie ang wiring. I-set up ng maayos. And then, lubricate ang ating shafting, bushing, then kabit ng motor, and then testing na natin yan ngayon. So ngayon, na-set up na natin, kabit na natin si kapasitor, yung bago na, para iwas aberya. Kasi pag ito'y kabit natin ulit, ikot siya, pero mabilis mag-init ang motor. Tunawin niya ang ating may wagang thermal fuse. At bibitaw yung nakakapit na cable tie dyan. So, para maiwasan natin yun, dahil hindi natin alam kung ilang oras na nagagamitin ito bawat araw, talagang mag-init yan dahil induction motor yan. So, hinangan na natin. Ayos yung basa na tester natin. Test fire. Nikot na. Malakas na pwersa. Tsaka tahimik. Goods na yan.